So yun mga kaibigan, dahil ayaw nang ipabenta ng mga anak ko yung oliva, yung farm. Yung oliva farm ay mag-harvest na lang kami ngayon ng niyog, no? Pwede na siyang i-harvest ko. So sasama ko, and then first time ko lang din magpa-harvest, no, magbuhat ng maipunta namin yung oliva, no? So ready na, may mga baon na kaming dala. At ayun, excited na rin sila. So habang sila ay naliligo, kami naman nag-harvest ng niyog, no? Tara. Nakula si Aung naman. Aung, si Kawain, ano? Yan, ano? Sigang kurula yan, ano ay? At bago tayo mag-harvest, kaibigan, ng niyog, ay sabi ko maghanap tayo ng pwedeng paglagyan ng fish pond para sa tilapia. Sabi ko hanap tayo ng area kung saan merong bukal. So itong area na to ay merong bukal, ano? So ang gagawin na lang natin dyan ay papahukay natin yan, and then i-improve natin bilang fish pond para sa tilapia. At tara, hanap-hanap pa tayo, no? So far yan ang spot na nakita ko, and then malapit din siya dito sa area na to, no? Natin dito sa pinaka-nyugan, ano? So nagsosurvey ako ng pwedeng paglagay ng mini pond para sa tilapia. So ito, at titignan naman namin yung pwedeng paglagay ng kubo, no? Para pag pupunta dito yung mga bata, kaya meron kaming tutuluyan. So yun, kaibigan, subukan din natin mag-harvest ng niyog, no? Tingnan ko kung gaano kabigat yung kanilang pangkawit. And then ito, no, so tingnan natin. At ayun sila, no? At eto na nga mga kaibigan, no? So nag-start na siyang mag-harvest. So na masyado nang mataas yung mga puno lang, no? And then nakakabilib kasi kaya niyang i-manage yung kanyang pangawit, no? So kailangan din niya magtanim ng mga sunod, no? So yun, ano, na masyadong mataas yung kanilang ina-harvest, no? Ayun, and then eto, no? Sa kabilang side, no? So and then ito, ang dami pa rin bunga dun, no? And then ito pa, no? Masyado na nga lang matataas, kaya kailangan ng pasigundahan, no? Alright. So yun mga kaibigan. Mga gano din ka, Jay, kabigat dyan? Alin? Yung kawit mo. Ayan lang yan. Ha? Huh? Pasubok nga, video mo nga ako. Subukan ko lang kaibigan kung gaano kabigat itong pangkawit niya, no? Iaangat ko lang naman. Sabit. Ah, okay, magad. Tinamaan ako nung isang piraso, no? So, okay, mukha lang din siyang ano, no? Okay. And then, alin dyan susunod mong kukunin? Wala na yan. Wala na? Wala na. So, ito mga may kabigatan din, ano, pero manageable naman. Okay. Wala na pala si papa mo? Wala ba? No, so yun, tinamaan ako nung isang piraso nung ano, tinamaan ako dito, pero so dapat malakas yung grip mo, ano? At ayun, ano? Doon naman sa kabilang side. So dapat malakas yung braso mo, muscle mo, para ma-handle mo yung maayos yung ano, yung
pangkawit ano. So, and then tingnan ulit natin dito sa kabilang side. Ayan. No, so, ayun ang ginagawa nila. And then ayun siya. So, dapat pala meron silang goggles ano, para sa salamin. At dito mga kaibigan ay ayan, may mga laglag na bunga ng santol. At ito yung isa sa bagay kung bakit ayaw nang ipabenta ng mga bata ang farm, sapagkat nag-enjoy sila sa pangunguha ng santol ano, sa kanang mga bayabas, takbuhan sila ng takbuhan dito. At tara, i-enjoy ko din muna para malibang-libang ang aking sarili ano. So ayan. At hindi naman tayo nasawi ano, nakakuha naman tayo ano. And then subukan natin pilikin sa pamamagitan ng dalawang palad ano, ayun. Isa. Namimisik yung ganitong bagay. So ito, nakakuha ko ng bunga, no? So subukan natin kung matamis. Asim. Tingnan natin itong kalabaw. So dapat meron din akong kalabaw, no? Dapat makabili ng kalabaw. Hello kalabaw, kumusta ka dyan? Anong kinakain mo? Ha? Oh. So masipag ang sipag tong kalabaw na to. At nanginain siya no? So ayan, haka ayan ha. So, halos matakas ano? Wala kulang ano? Duro naman ay gagamitin niya yan eh. Pagkaroon niya yung bibig. Pero ang taon na yung kalabaw mo? Parang po yan. Tulog. Tulong taon? Parang po yan. Kabigyo pa rin. Nagkapanood ka ng YouTube? Vlogger ka. Ha? Siya. Nagkapanood ka ng YouTube? Ayan. YouTube yan ni Ali. Ayan. Kaya, abangan mo ang vlog ta sa YouTube. Ayan. Napanood ko yung mga ano niya eh. Kuya Alex ng Bahamas. Ayan. Hanap po mo ito. Napanood ko ng Facebook. Nalag ko sa YouTube. Ayan. Ito nag-ano siya rin tinanong ano, nagburak. At dito ay patuloy pa rin siya sa pag-harvest no, at marami pang puno ang kanyang pagkukuhanan ng bunga no. So ang nyug mga kaibigan ay base sa kanila ay every 45 days ay harvest ka no. And then mamaya ipoproseso pa nila yan, tatanggalan ng nung pinakabalat, and then yung pinakanyug na lang ang ating ipatitimbang. Or meron pa din namang isang option or choice is yung gagawin yung kopra. Pero sa ngayon ay binibenta na lang muna ng buo ano, para nyug. So ayan, no? So marami pa siyang ina-harvest. No? At base sa nakita ko ay talagang napakatataas na rin talaga ng puno ng nyug at kailangan ng pasigundahan or pasundan, at para mas marami ang magiging coconut production mo. And then ayan no, so nagtuturong-turong sila, and then habang yung isang nagkakawit, and then dalawa or isa ang nag-iipon ng mga nyug na nalaglag para lahat ay makuha ano. At nakakakuha din naman ano, at ito ang nakakamiss ano. Nung kabataan ay gustong-gustong sumakay sa ganyan ano, pero hindi ko na experience talaga ano. Pero ayun no, parang ang sarap-sarap sumakay sa kanila no? Nakakatuwa talagang dahil din sa mga kalabaw na yan ay ma-feel mo yung buhay ko din siya. No, lalo na yung tawag nila dyan ay patuloy ano, yung hila-hila no, yung kargahan ng mga kung ano-anong bagay. At ito ay
nililinis na rin yung paunti-unti yung panabe, no, para maging malinis. And then ang plano kong ilagay na muna dito ay magkaroon din ng kambing, ano, para may katuwang sa pagsabsab ng mga damo-damo. And then para mas maging malinis. At ito na nga mga kaibigan, ang hinila na, kinuha na niya ang kanyang kalabaw at ire-ready na niya yung hilahila sa likod o yung patuloy para magsimula na rin siyang maglikom ng mga nyug, and then ilalagyan nila doon sa pagtatanggalan ng mga bunot, ano. And then sa nakita ko yung bunot ay napakarami, no. At kung naisip ko na one day ay bibili ako ng coconut husk shredder para hindi masayang yung kanilang mga bunot, and then from that makaka-provide tayo ng sariling kokopit, and then pwede din nating ibenta, and then maraming pwedeng gawin dun sa coconut husk, ano? At tara, simulan na natin ang pag-ikot-ikot muna dito, no. Ayan, so ayan mga kaibigan, ay pakita ko sa inyong paligid. Maraming salamat nga pala sa mga inspirational words ninyo, no, na huwag nang ibenta ito. At ito mga kaibigan, yung tinutumpok-tumpok nila ang mga nyug. At ito sabi ng tiyahin ko ay matamis daw to, no, itong galing doon sa puno na sa, at yung una daw na napagkuhanan ko ay maasin daw yun, ano. Tara, subukan naman nating mamulot ng or magkolekta ng mga nyug. So ayan, namimiss ko na rin talaga magtrabaho, no, at para malibang na din talaga, mas siguro mas magiging masaya si Mrs. kung makita niya akong ganito kaysa magmukmuk sa bahay. Pero hindi pa rin talaga may iwasan, may mga times pa rin na umiiyak ako pag naalala ko siya, pero kailangan kong lumaban para sa mga bata, at kung magpapatuloy ako maging malungkot, no. Ayan, tara, ituloy na uli natin. Start na to. And then pag napuno na siya, lilipat naman kami doon, no. So and then iikot naman uli siya. So yun, ganun ang ginagawa niya, no. So kahit hindi niya na dakotin, tinutusok niya lang ng itak. Ayun, masyadong matalim ang ganyang itak, no. So tinatanggal na rin yung pinakakapitan ng buo ng nyug. Alright. So yun mga kaibigan, no? So pagkatapos na nilang itumpok-tumpok, and then sa kanila, sa kanya iikutan, ano. At ang pamamaraan ng pagkolekta niya ay tinutusok na lamang ng kanyang matulis na itak sa bagay, para hindi na nga rin naman masyadong yuyuko, ano. At saka na lang niya ipiniptik dun sa kanyang lalagyan, sa kanyang sasidlan. And then nakakatawa naman yung kalabaw, ano, na alam niya na hindi pa muna siya pwedeng mag-move, no. At meron pang kinakarga sa likod niya, no. So nakakatuwa, no. At talagang nakakamiss yung ganitong tanawin. At palibasa sa Bahamas ay sa 10 taon ko doon, wala kaming ganitong kalabaw or ganitong pamamaraan, no. At ayun, subukan ko naman, ano, na paggalawin yung kalabaw, and then nagpaturo sa kanya kung ano ang technique. Sabi niya, hilahin ko lang sa kaliwa, and then ayun na, no. So ayan, medyo nag-aalangan pa din ako, baka balikan na unong kalabaw. Kung palakaran din yung kalabaw, no. So palibasa hindi ako yung kanyang pinaka-boss, kaya o yung pinaka-kanyang amo, o kaya yung pinaka-kanyang kaibigan, kaya ibinigay ko na rin kagad kay Marvin, ano. At baka magalit sa akin yung kalabaw. At ayun.
At akin munang susulipan ang aking mga anak kung nasaan ba sila. At ito nga, no, habang kami ay nag-harvest ng niyog, sila naman ay naliligo uli dito sa ilog. Kaya talagang love na love na nila itong farm na to. At ayun, Sander, tumalo na naman dun sa palabi. At gusto naman nila ngayon, no, kumain ng buko. So, kaya magpapalaglag kami ng buko para ma-enjoy nila yung kanilang yugan. Ano? So, bukod sa may santol, bayaba silang na-harvest, and then ngayon naman ay magbubuko daw sila. Makita ko lang na masaya yung mga bata. Medyo gumagaan na rin ang aking pakiramdam. So, tara, ito na mga kaibigan, ano? Ay, sumula na silang magtanggal ng So, ganyan ang proseso mga kaibigan, ano? So, pagkatapos si harvest, ay ipunin dito. And then, ipunin, and then sa andala, papanggalan ng bunok, ano? So, ganyan sila kung paano magtanggal ng bunok. So, kailangan malakas ka rin. And then yung timing. Baka matusok ka. Utang na pugay, pugay sa imo niya. So, yan. No? At ito na nga mga kaibigan, ano, so meron nang nakuha na mga buko at syempre lalasahan naman natin kung gano'ng nga bakatamis ang sabaw ng aming nyugan. Ayun, no, so talagang refreshing nga naman, ano, so first time ko lang din uli sa tagal ng panahon na makahigop ng buko dito sa aming sariling atin, ano, yung matatawag na sarili natin, ano, na pinagpaguran dugo at pawis, ano, sa paghahanap buhay sa Bahamas bilang OFW. At salamat sa aking mahal na asawa sa pagpundar ng bagay na to. Nai-enjoy na namin ngayon at pati ng mga bata. Alam kong happy ka pag makita mo kaming happy. Kaya muli po, maraming salamat po sa mga nagbigay ng inspirational words, motivation, at marami pang iba. Talaga namang inubos ko ang pinakasabaw niya up to the last drop. Ayun. And shout out to my brother-in-law, Jim Estaco of Minnesota. Ayan. I have one big tree for you. At ito si Sander and Ali, nakakatuwa naman. Ano? Kahit wala na si Mama Lala, ay nagkatuwang sila sa pagkutot ng buko. At hanggang dito na lamang po mga kaibigan, maraming salamat po at marami pa po kong activities na gagawin dito. At abangan po ninyo, and God bless po ulit sa inyo lahat. I love you all.